Yun mga boss, habang nag-aantay tayo dito sa Riyadh Park. Ano ko sa inyo, explain ko sa inyo yung paano pagkuha ng driving license dito sa Riyadh. Tapos ano yung mga requirements. Okay. Bali, umpisa na natin mga boss. Una, ituturo ko sa inyo yung ano. Una, pupunta kayo mga boss sa pagpasok niyo sa may entrance, meron doon parang mga guard room ganyan ganyan. Ituturo naman sa inyo kung saan, kung renewal o new. Sasabihin niyo lang new. Pag new, kailangan niyo magbayad ng 20 riyal. 20 riyal kasi para yun sa form. Tapos sila na mismo magpi-fill up ng form. Bali, hingin lang sa inyo yung ikama nyo. Tapos sila na ganun, ganyan-ganyan. Sila na lahat nun. Kasi Arabic yun mga boss yung form. Kaya para hindi na kayo hassle, saka hindi na kayo mahirapan, magbigay na lang kayo ng 20 riyal. Sila na mismo yun. Yun. Tapos, pagtapos nyo sa form, nga pala ang requirements nga pala mga boss sa pagkuha ng lisensya, kailangan bago ka kumuha ng lisensya, kailangan meron ka ng ikama. Kaya ito ang ano nyo, tatandaan nyo, pag wala pa kayong ikama, ibig sabihin hindi pa kayo makakakuha ng lisensya. Kasi requirements 'yon na kailangan ang edad nyo 18 pataas, 18 pataas. Tapos ikama, lalagay nyo dun ikama number, ganyan. Tapos passport, requirements rin yun, passport. Tapos visa. Bali, syempre, dala nyo yung passport nyo, meron yun sa kabilang page, may visa yun. Tinatatakan yung pagpasok nyo dito sa Saudi. Ang next naman mga boss, yung kailangan, bago halimbawa pupunta kayo dito, kailangan mas maganda para makamura kayo, dyan pa lang sa Pinas, meron na kayong pinagawang 4x4. 4x4 na passport size na ano, passport size na picture nyo. Yun. Passport size mga boss. Apat na piraso. Kaya kailangan, eto, kailangan age nyo, 18 pataas, ikama, passport with visa, natural, meron na yon. Tapos apat na pirasong passport size. Tapos medical. Yung medical, pag na-fill upan nyo na yung tawag dito, yung form, tama, na-fill upan nyo na yon, pupunta kayo ngayon sa medical. May mag-a-assist naman sa inyo kung saan kayo magme-medical, mga boss. Madali lang naman. Ang bayad sa pag-medical, 100. Siyempre, huwag nyo na problemahin yung mga bayad kasi sagot ng amo mo yan. Okay? Next naman tayo, mga boss, bago kayo sumabak sa, initial exam. Okay, ito ang gagawin nyo mga boss. Yun mga boss, bale, ito na yung gagawin nyo. Ito yung initial exam. Bago kayo sumabak sa pinaka-exam ng driving, ito ang gagawin nyo. Una, pagkasakay nyo ng, halimbawa, binubuksan natin tong pinto, sasaraduhan nyo yung pinto, di ba? Pagkasakay nyo ng pinto mga boss, ganyan, eto na yung sakay nyo, relax ka lang. Ang unang gagawin mo, kasi katabi mo yung pulis, nandiyan yung pulis, katabi mo yung pulis dyan sa left, right side mo, nandito ka naman. Ngayon, ang gagawin mo mga boss, etong ano na to, pang-adjust na to sa upuan, kailangan gagalawin mo yan, i-adjust mo kung komportable ba yung upo mo. Isa yan sa chinecheck, isa yan sa ginigrade ng pulis. Una, etong upuan. Adjustment ng upuan. Next naman ay side mirror. Etong side mirror, nakikita nyo yan.
Ito. Yan. Left, right, ganyan. Left, o. Aayusin nyo yan. Pag halimbawa nakaupo kayo dito, tinignan nyo naman, tinignan nyo yung kabilaan, okay naman siya. Basta konting galaw lang, ayos na yon. Pangalawa yon ha. Side una, upuan, i-adjust nyo. Pangalawa, side mirror. Pangatlo, back mirror. Ito mga boss. Pero kahit hindi natin to ginagamit, kailangan nyo yun i-adjust. Halimbawa, ganito, nakaupo ka, i-adjust mo yan pag ganyan, yung nakikita mo yung sa likod mo. Pag okay na, halimbawa ganyan, nakikita ko na yung likod ko, okay na yan. Check na yan. Ang next naman mga boss, halimbawa, syempre, hindi, huwag kang kukuha mga boss ng automatic dun sa exam ha, kasi ang code nun, 1 lang. Ang gagawin mo, manual yung kukunin mo. Halimbawa, manual to, syempre, katulad ng manual, halimbawa, pag naka-neutral ka, diba minsan kinakalog mo yan kung naka-manual, kasi minsan in-start mo yung gear mo naka-primera pala siya, kaya yun yung mababagsak ka doon mga boss, magi-schooling ka doon. Kaya kailangan pag manual, kailangan siguraduhin mong naka-neutral ka, ha? Tapos, ang susunod, yung handbrake. Kasi itong handbrake natin dito iba, sabihin na natin, handbrake. Pero bago ka mag-release ng handbrake, kailangan, halimbawa, nakapark ka na, ganyan, naka-neutral, nakabisado mo na yan, ready to fight ka na. Ngayon, ang susunod mo naman mga boss ay seatbelt. Ito, seatbelt. Yan. Yan, si seatbelt mo na yan. Okay, ngayon, naka-seatbelt ka na mga boss, naka-seatbelt ka na, okay na rin, ready ka na. Ano mo na ngayon, magpremera ka na. Pagpremera mo ay naka-neutral ka, magsasabi yung pulis na start. Halimbawa, start mo na yung sasakyan, nag-start na yung sasakyan, premera, baba handbrake, pagbaba mo ng handbrake, go. Oh, yun na, go na yun. Okay. Bali nga pala mga boss, kailangan ang importante yung may alam kayong alam nyo lang yung basic English na left, right, stop, go, reverse. Kasi yung police, yun lang yung bali limitado lang yung alam niya na pinaka English. Kaya kailangan nyo rin mag-adjust para sa kanya. Kaya importante alam nyo yun. Bali yun na, pag okay na mga boss, pag sinabi nung police go, go. Yun, ganun lang kadali. Ayun ang dapat yung tandaan ha. Una, adjust ng upuan. Pangalawa, adjust ng side mirror. Pangatlo, adjust ng back mirror. Pangapat, check na kung naka-manual ba to, naka-manual ba yung gear mo. Panglima, seat belt. Kasi itong handbrake, kailangan hindi mo rin yung makalimutan. Pero seat belt yung panlima. Lima lang yon, pero dapat tandaan mo yung ano. Tapos ready ka na, go. Tapos pag nakapasa ka, lalagyan ka ng police ng letter A. Ibig sabihin nun, pasado ka mga boss. Pag halimbawa bagsak ka naman, ang mangyayari pag bagsak ka mga boss ay magi-schooling ka ulit. Yan, magi-schooling ka. Pag nag-schooling ka, yun. Bali yun lang mga boss. Yun yung ano natin, yun yung basic ano natin. Yun yung initial test. Bali pag nakapasa ka doon, kailangan mo na mag-final test, yun na yung computer. Bali sa computer naman mga boss, meron naman sa yung ibibigay na reviewer. Pagkarating mo doon na nandun ka na sa bibigyan ka naman ng reviewer bago ka mag-exam ng computer. Halimbawa, binigyan ka ngayon ng reviewer, lalagyan ka doon kung kailan balik mo para pag-aralan mo yung reviewer. Tapos kung may date na doon sa babalik ka doon sa driving school para mag-exam ng computer. Yun, kailangan mo lang pag-aralan mga boss yung mga sign. Ba kasi yung sa computer mga sign lang yun. Yun kailangan tandaan mo. Bali pag na yung sa computer pala mga boss,
kung kaya mong i-perfect 10 para hindi ka na matagalan, mas maganda ma-perfect 10 mo na, mga boss. Kasi pag na-perfect 10 mo, magsasarado na yung computer. Ibig sabihin nun, makaka-receive ka na ng congratulation. Yun lang, mga boss. Kaya sana na-gets nyo. Yun. Ano pa ba? Wait lang, baka may nakalimutan pa ako. Ah, ang bayad nga pala sa lisensya, mga boss, 2 years siguro, kung sa ano, depende kasi, 5 years, 200, 8 years, 400, o 10 years yun, 400, ganyan. Tapos, yung mga total nun iba-iba, sa Dala Driving School, siguro babayad ka nasa 400 lagpas, tapos medical 100 plus 20 sa form. Lahat ng yun, mga boss, wala kang po problemahin kasi sa online ano pa lang, online payment, nabayaran na yun ng boss mo. Kaya yung sinabi ko lang na mga basic information na kung paano mag-exam, ano yung initial exam, final exam, yun lang. Bali, yung pinaka-importante lang, mapasa mo yung katabi mo yung pulis na doon nga yan na gagalawin mo yung upuan, side mirror, back mirror, neutral, seat belt. Tapos, ano naman, yung... Bali nga pala, meron kang ano, 30 minutes na konting lecture lang, ipapaliwanag sa inyo yung... parang lecture lang, ipapaliwanag sa inyo yung mga paano mag-exam, ano yung mga signboard, ganyan. Meron kayong konting lecture. Ipapakita ko na lang dito maya, isa-isa yung ano, ano ko na lang diyan sa screen. Wait lang, bali yun lang, mga boss. Kailangan ko palang mag-shout out. Kahit wala tayong internet, pero nandito. Ay, wala. Pala nakikita. Pala ko na ano ko. Okay, bali shoutout na lang ulit kay Boss Harold, kay Madam Gara. Oy, bali si Madam Gara, eto oh. Eto yung channel niya oh. Paki-subscribe naman po, pinsan ko yan, dito siya sa Dala. Sa Dala Hospital siya nagtatrabaho. Eto, paki-subscribe naman, paki-click naman yung subscribe button niya, Madam Gara. Yan. Tapos shout out rin kay Boss ano, kay Boss ano na nga anong pangalan? Wait lang. Ay, si Boss Galimax, shout out rin kay Boss Galimax, bali pag may time dadalawin ko siya. Kay Boss Carlo, shout out kay Boss Carlo. Yun. Tapos kay Boss Rals, shout out sa iyo, Boss Rals. Yun. Bali yun, shout out sa inyo, mga boss. Yun lang, mga boss. Information ko lang sa pagkuha ng lisensya. Okay, mga boss, masalam.